What's up? Hello, mga guys. Nandito naman ang inyong kusinerong patsamba. Dito naman tayo sa kusina, mga guys. Magluluto lang tayo ng isda para sa ating tanghalian. Kasi tanghali na rito. So, magluluto ako ng isda rito sa tinulang isda na may gulay pa rin. So, yung ihalo nating gulay is kulitis pa rin kasi yun lang ang mura dito na gulay din. Kasi masarap din ang kulitis, mga guys. Marami din siya mga benefits na makukuha natin sa gulay na yan. Kung sa Pilipinas pa yan, marami yan dun sa atin kahit saan-saan yan tumutubo. Ang kulitis parang ano din yan siya, saluyot, kung saan-saan din tumutubo siya, mga guys. So, ayan mga guys, samahan nyo na naman ako sa ating pagluto. Simpleng luto lang to, mga guys. Pakita ko lang sa inyo. Yung linuluto nating isda. Saka ang isda ayon dito sa Riyadh, napakamahal. Kasi mainit ngayon ang pagta-travel ng isda dito, saka hindi na siya masyado sariwa, hindi kagaya dati doon sa Damam. Sa doon pa ako sa Damam, mura siya at saka sariwa doon ang isda. Pero ngayong buwan talaga, July at saka August, isda talaga medyo may kamahalan, may presyo siya dahil mainit talaga ngayon. So dali masira yung isda, saka kailangan nila yung mangingisda, kailangan nila magdala ng maraming yelo para lagyan nila kaagad ng maraming yelo ang isda para hindi masira. Kasi sa sobrang init at saka bihira din ang lumalaot ngayon, mga guys, dahil sa sobrang init nga talaga. So ayun, mga guys, so yung isda ngayon dito is medyo may kamahalan. Kung doon sa Damam, medyo tumataas ang presyo. Lalo na dito sa Riyadh, kasi sa Riyadh wala naman ditong dagat. Yung isda galing pa sa ibang lugar, sa ibang probinsya, galing pa ng Damam, Jisan. So yun ang mga fishing ground doon ng Saudi Arabia na nagsusupply dito sa Riyadh o sa ibang lugar ng Saudi. So basta yung Damam at saka yung Jisan, yun ang mga fishing ground ng Saudi Arabia. So mga guys, tara na, samahan nyo na ako sa ating lulutuing isda. Simple lang to, tinulang isda lang to siya, mga guys. Pero napakasarap dahil hahaluan siya natin ng gulay na kulitis, na ang kulitis ay maraming benefits na makukuha natin. So mga guys, tara na! So mga guys, ito na naman yung kulitis natin, mga guys. Yan o, kung makita nyo yan. Yan ang kulitis, mga guys. Yan. Yan. So tatlo to siya, mga guys, yung binili natin. Kung tingnan mo, napakarami. Pero pag maluto ito mamaya, kaunti na lang. So mga guys, umpisahan na natin ang paghumay, mga guys. Sarap ko sa kulitis, mga guys, sa totoo lang. Ito yung alternate natin sa malunggay, kangkong, lumbati, saluyot. Ito siyang kulitis, mga guys. So pwede din ito siya. Ito din siya, pinapakain dito siya sa baboy, mga guys, itong kulitis. So kung nabilong din ito sa sawids, ang kulitis. Maraming mga gulay na masustansya, maproteina, mga guys, na makikita lang natin sa bundok. Yung mga tumutubo lang kung saan-saan. Dati may naalala din ako sa tiyahin ko, yung tinatawag nila yung sarsalida na gulay na mapait siya, parang ampalaya din siya, mapait siya. Dahon din siya, mga guys. Napakaliit ng dahon niya. Pero napakasarap. Ang luto niya dati yun, naalala ko yun sa tiyahin ko, ang luto niya is ginigisa lang niya lang. Ginigisa, parang adobo style, yung parang nagluto ka ng mga tawag nito. Sitaw, parang ganun ang luto. Sunod siya, yun ang style niya sa pagluto. Saka
haluan niya yung isaw niya yung mga hinimay ng ano na alimasag. Ah, napakasarap mga guys. At saka naalala ko din yun, nagluluto yung tsahin ko kasi sabi niya marami lang daw yun, tumutubo lang daw yun pag mahal na araw, pag magmahal na araw. Kasi yung mga kamangkin niya na galing bundok pupunta doon sa amin kasi mahal na araw na. Yun lagi ang dinadala nila. Ang dami mga guys. Kasi pag naluto lang din yun, kakaunti man lang. Napakasarap siya mga guys. Mapait-pait siya. Na parang ampalaya talaga. Pero napakasarap. Yun ang tinatawag. Naalala ko yun. Na tinatawag nilang sarsalida. Iwan ko ngayon dito sa mga viewers ko. Baka alam nyo din yung sarsalida na halamang gulay din siya. Tumutubo din yan siya sa mga bundok-bundok, sa mga bukirin. Tumutubo din yan siya. Agaya din yan dito ng colitis mga guys. Agaya din yun ng ano, yung ulisiman, di ba mga guys? Yung kung sa English na tawagin natin is porcelain. Kung sa atin pinapakain lang yan sa baboy, pero pagdating ko rito sa Saudi nakikita ko yun binibinta sa mall, hinahalo pala yun sa salad nila, sa vegetable salad nila rito. Saka napakasustansya din palang halaman yun, sa atin pinakain lang ng baboy. So may black na ako yan dati, yung sa porcelain na yan o oliseman. Meron akong black yan, nagluloko din ako. Pwede nyo siya din panoorin ulit mga guys. O i-ano ko ang link doon sa description ko mga guys. Ilagay ko ang link doon sa ulisiman nga linuto ko dati. Masarap siya guys. Saka yung mga ano nyo mga guys. Tawag nito. Tawag sa amin yung gamot-gamot niya. So gawin siyang tea. Puhugasan mo lang siya. Yung sa ulisiman, katapos gawin mong tea. Masarap din siya mga guys. Marami din siyang mga vitamins na maidulot. Marami siyang benefits, health benefits na makukuha ko din. Basta gulay talaga mga guys. Marami talaga health benefits na makukuha natin. So yun mga guys. Ipakita ko mamaya sa inyo ang pagluluto na naman natin. So ayan mga guys, ito na yung isda natin mga guys. Yan. So lagyan siya natin muna ng asin mga guys para mag-absorb yung alat niya mga guys. So yan. So patak-pataka lang muna siya natin ng asin. Yan. Habang iniintay natin, magpakulo tayo ng tubig mga guys. Guys, yung kabilang likod na naman mga guys. So yan mga guys, tapos na natin lagyan ng asin. So ipakita ko din sa inyo ang ating mga sangkap mga guys. Ito lang sangkap natin mga guys. Yan, sibuyas, kamatis at saka siling hinog na haba. Yan mga guys. So yan mga guys, naipakita ko na sa inyo kung ano yung isda natin na lulutuin. Lagyan natin ng gulay na colitis yun. Magtula tayo ng isda. Tawag kasi sa amin yung kinamatisang isda is tinula. So tinulang isda. Mga guys, magtula tayo ng isda mga guys na tawag nito isda. Malapati. Ang tawag sa amin na isda nito is malapati. So ayan mga guys. So tala tayo na. Magpakulo na tayo ng tubig. Samahan nyo na naman ako. So ayan na mga guys, nailagay na natin yung ating kamatis. So hintayin na natin kumulo-kulo ito siya mga guys. Saka yung sibuyas natin, mamaya-maya na natin ito siya ilagay mga guys. Isabay na lang natin yung sibuyas natin sa isda at sa ating gulay mamaya mga guys. Kasi yung isda natin at saka yung gulay nga colitis, isabay din natin sila paglagay mga guys. So ayan mga guys, hintayin lang muna natin kumulo ito mga guys. Pakita ko lang sa iyo, i-update ko kayo mamaya mga guys. Ilagay pala din natin itong sili natin mga guys. Ito. Bale lang tayo ng isa mga guys para hindi siya
dalawa para hindi siya masyado manghang. So, guys, hintayin na lang natin itong kumulo-kulo. So, yan na mga guys, kumulo-kulo na siya mga guys. Ilagay na natin yung sibuyas natin mga guys. Yan mga guys. Ayan, sibuyas. Ayan. Saka isunod na natin dyan ang isda natin mga guys. So, yan mga guys, ilagay na natin yung isda natin. Ayan. Guys, so hintay lang natin siya kumulo mga guys. Pag kumulo na to siya mga guys, ilagay na natin yung kulitis natin. So, ayun na mga guys, ilagay na natin yung kulitis natin mga guys, yan o. Yan ang kulitis natin mga guys, yan. Saka kasi kumulo-kulo na yung isda natin yan mga guys. Yan, kumulo-kulo na siya mga guys. Ilagay na natin ang kulitis. Tada! Ayan. Ang dami ng kulitis natin mga guys. Tatlong big kiss to siya mga guys. So, dami na siya tingnan. Pero pag maloto na ito mamaya mga guys, liliit lang to siya mga guys. Rupa to siya. Ayan na mga guys, tapos na natin linagay yung kulitis natin mga guys. Yan, tingnan nyo mga guys, di ba? Uhupa na siya mga guys. Yan, humupa na. Mamaya, hupa, muhupa pa ta talaga ito siya mga guys. So, upa ng uhupa pa ito mga guys. Yan. So, takpan natin ito siya mga guys. So, ayan na mga guys, kumulo-kulo na siya mga guys. Malapit na ito, maluto mga guys. Natimplahan ko na pala ito siya mga guys. Tamang-tama na siya sa lasa, tama na siya sa alat. So, hintayin na lang natin na kumulo-kulo siya mga guys, na medyo maluto-luto itong kulitis natin mga guys. Kasi kulang pa siya sa luto mga guys. Hindi pa siya masyado nahapkok mga guys. So, ayun na mga guys, luto na to siya mga guys. Papatayin na natin ang apoy. Saka tapos na to ayung lasa niya mga guys, tamang tama na sa lasa na timplahan ko na. So, papatayin na natin ang apoy para tayo pakain na mga guys. So, ayun na naman mga guys. Dito naman nagtatapos ang vlog natin sa mga araw na to. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Mula umpisa hanggang dulo, sinasamahan niyo ako sa aking mga silent viewers dyan. Mga kapwa o OFW, nasaan sulok man ang mundo. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panunood sa ating mga upload na mga video. Kahit anong upload ko, mapa-cover song, mapaluto man o mapa-roadlog man siya, nandyan kayo lagi, sinusuportahan niyo ako, sinasamahan niyo ako. Maraming salamat po at higit sa lahat po sa ating Panginoong Hesus. Maraming salamat sa binigay niyang talento sa atin sa pagharap sa kamera at sa panahon na magla-live stream tayo. Binigyan niya tayo ng talent sa pagkanta, so ginagamit ko sa pag-share sa ating mga kapwa para sila ma-inspire din sa pagkanta. So mga guys, maraming salamat talaga sa inyong lahat. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, mga guys, please subscribe and hit the notification bells para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploaded na mga videos. And don't forget to like, shares, and comments. And this is it, yours truly, Michael Variety Show. Saying goodbye and God bless us always. Much love. I love you all. Babus. Bye.